kailangan. Kakaiba daw ang hulmo rito na ikasisiyak ng mga tao. Ano yung ikasisiyak namin sa iyo? Hindi ko yata kailangan sabihin, kailangan masyak talaga ba? Hindi, hindi na, konti na, konti na. Kasi kagabi kausap namin ni Gordy sa programa namin si Joel. At ang bida niya sa amin na kakaiba daw ang gagawin mo dito na nakakasyak talaga. I think may idea ka na naman siguro ko. Hindi nga na sinabi. Surprise. So, pag-uubad ka ba? Diyos! Hindi ka na nagsahaw. Pasay ka. Kung ano man yung gagawin ko, yung role, siguro, alam na itinay na kayo, maitinay na kayo. Pero yung gagawin ko, yun ang maaaring tabo. Magkakasama talaga ko sa iyo. Kasi yun. Ang magkakasakit. Ayan. Kasama ka sa iyo? Pwede. 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 Kay O, sang. 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 Ayan. Kaputuy. Ayan. Si O, sang na. Nagkikwento lang ako po. Hindi lang kaya akong tatawa pagdating ko pala. O, bakit? Nung may liability ako, may warrant of arrest ako. Andyan yung mga pulis sa gate, diba? Siyempre, tatakagawa akong ganun. Wala ako. Pag ganyan yung mga pulis, sabi ng putang morning, dumating ko, sabi, na! Ngayon, tuhanap tayo, lumabas ka dyan! Tapos sabi ko, may lalo pa ako, Hoy! Sabi ko, huwag kang magtagutang dyan! Pero yung pinakamatindi sang, yung kay Gab, sa radyo. Ay, oo, sabay, hindi ko malimot ng si Morning. Hindi ko panabuntis yung anak ko, kasi may nun eh. I-tribute sa'yo mo. Sabi ni Morning, day, yung makasal ba yung pausap ha? Gusto kong binayas sa Mindanao, tinatayakan yung credibilidad ko. Sabi niya, hindi ko yung anak ni Rosang. Iinamin ko na, hindi niya alam. Paano ginawa ni Osang nung umaga magkausap kami sa aaminin mo ba o hindi? Morty, hindi ko aaminin kahit anong mangyari. Sabi ko kay Osang, totoo yan. Totoo. Sabi ko, sige ha. Ito na yun, magiging banda. Puta, inaamin! But anyway, ito ang question ko, Osang. Osang, kasi alam naman natin na sexy actress ka. Sa gagawin mo bang ito ay magpapakita ka pa rin or may temang dati pa nung masamang nana? Una sa lahat, morning artista ako. Hindi ako sexy with God. Kung ano ang hindi ng role ko. Pwede kong ibigay. Kasi tinanggap ko ito eh. So, pag hinihingi ng direct daw na bakla pa kayo, Hello, Susian. Bagay yung ganda ng ano ni Osa. But anyway, last question, Osa. Gano'ng makasaya dahil nakasama ka dito sa pelikulang Anak ng Macho Dance? Masaya kasi pinag-usapan lang namin ni Alan to eh, nung kay Agon kami. Sabigang, bago magkakalian, tumawag sa akin si Dutin-Dutin. Hindi. Dutin-Dutin, very strong water. Kaya hindi namin makasasin siya siya. Sabi ni Alan na nagpapagod. Sabi nga yan na sinabihan na ni Joel na isang pamutiotang, ganun-ganun. Lalo naman ako natuwa nung patatawag ni Nelly sa ibang revista. Magandang role yung napunta sa akin. Kumbaga, hindi yung truth, pero masyado makikita niya. Kahit iba,
Saka, kaya ako nasarapan sa offer kasi kailangan ko ng bawing yung direct job. May makikita niya sa akin. Kailangan makita niya yung bago mo. Thank you so much. We're very excited. Oh. Sinasalo. Jobber. As a junior. Hello, sa mga veterans first. Veteran talaga. Siyempre nakita ko kayo lahat dati, nagsisimula ako sa showbiz. Pero isa-isahin ko lang. Unahin ko si Emilio. Emilio was talking to Leo nung pwede na mag-tape. Sabi ko, Leo, baka parang wala ka tinatanggap ko yung ano, lahat, may, lahat na alaga mo may trabaho. Naku, busy si ano, Emilio, tumatanggap sa projects kasi maraming mga businesses, hindi naman siya pwedeng mawala sa meetings. How come tinanggap mo tong ano, anak ng Macho Lanzo? Kasi nagulat ako yesterday, bilang kasama ka. Kahapon na kayo nagsaraduhan ba? Sama naman. Tama siya, patagamit niyo parang pwedeng mo itong priority na siyempre sinumay ko na rin. For the future callbacks, mabigyan natin si June, mas kailangan yung callback ng sama. Hindi siya nakita ko na, kaya okay na ako, okay na ako, okay na ako, salamat ako. Pero siyempre, ang showbiz ay mahal ko yan. Dahil kailangan yung simula, hindi mo nakakagal niya. Nga lang, magkasa mo naman kasing depende sa schedule. Tama, kung pumasok ako yun, hindi ko nga napangila kung sa schedule, pantao, dahil November na magagawa. Medyo November at December sa amin sa opisina, medyo maluwag. Kasi pagdating ng November, ang government, wala akong masyadong trabaho. Puro na lang, puro Christmas party na nag-usapan. Ibigay mo sa Christmas party sa kanila. So halos ako yung trabaho. Ay November, December ko, medyo okay-okay na ako. January, February, na naman kayo. Pero hindi dahil sa ayaw ko tanggapin. Dumating lang talaga yung time na priority tayo. Mag-pinili natin. Kaya yun lang dahil hindi na ayaw ko na yung mali o makating. So kung mali, lalo ko. Sana isa pa, kaya tinanggap ko to. So ko po lang. Nagkasama ko naman talaga naman. Ayan, mga kaibigan natin. Sa alas yung awesome, kaya orang pinakasama to. Di ba? Si Jay, nakakalaro ko sa gol. Si Alan, nakakalaro kami niya. So masaya, nakakalaro ko. Si Dennis, siyempre si Dennis eh. Hindi wala namang sawang. Nag-o-offer palagi. Dennis, marami salamat. Hindi ka nagkasawa ang offer. Thank you, thank you. Sa inyo lahat, thank you. Nakita ko kayo ulit. Diba? Tagal-tagal yung tayo, hindi nagkita-kita. Salamat po sa inyo lahat. Ano-ano yung mga businesses pa? Nasa real estate kasi ako. Di-develop sa position. Natatsamba siguro sa Vietnam. 6 years tayo, kayo gumaman na. And then, konting restaurant na sundan din. And then, ngayon ang pinakabago ko yung aking happy endings. Dog pet grooming. So, noong August ka na simula, ito yung resulta ng pandemic na aking isip na aking isip na magagawa. Kasi lahat stop yung trabaho. Nakapag-create ako na ito. Nagawa ko ng maganda yung character ng bahay, yung service. So, ano siya, mobile service siya, pupunta sa bahay para sa mga pet. Oh, yan ang uso kasi ngayon. Yan ang uso. So, okay naman siya, happy ending sa pangalan niya. Makikita niyo isa sa Acadia, meron sa Laguna, meron sa dito sa Metro Manila. At least na-explain mo, kasi kanina natuwa na sila doon sa happy ending. So, akala nila kung ano. Tapos ngayon, talaga siya. Pero si Gordy natuwa dyan sa ano, kasi marami siyang aso. Yes. Go lang, meron siya na ito, happy ending sa .ph, sa Facebook, at sa Instagram. Makita niyo mga services namin natin. May extra services dito. Sa happy ending, sa gumawa ka ng extra service. Pagka special haircut. Di ba? Si Mating, yan. Yun ang extra service. Double meeting lang nila. Ito talaga naman may haircut o ano mo. Oo nga, pero meron special haircut eh. Kung tawakin eh. Pinapalagyan na lang yung style pa. Iba pa yun. Si Gordy may nakamuha kayo sa mga. Yun, no? Meron talagang gano'n, parang pang talk show na nga eh. Yeah. Okay. Thank you. For Jay, si Jay, nag-lacking ka na rin sa anak ni Waray, anak ni Bigay. Yes. Oo nga, ayan. So, hindi ka naman minibago dito sa anak ng Macho Lanzo. Yeah. How's working now? How's working now during the pandemic? Yeah. Lalo na
nanibago ka ba o mas nagustuhan mo yung lucky? Kasi mas madali. 12 hours lang eh. Kasi well, yeah, thinking wise, yeah. Gusto ako kasi nga, merong time limit para sa pagkakas. Inaano kasi nila protocol ng so, sa akin, shooting, pero I think that's the protocol din. Malamang sa lahat kami ang gusto din namin. So, okay lang. So, mas gusto mo na kahit magkaroon na ng vaccine, maging okay na lahat, mas gusto mo yung lock, yung ganito na, 12 hours na din natin yung work. Kasi before, isa ka sa mga talaga umaabot ng umaga talaga sa set, or papupuntay ka, pero nandun lang, hindi ka lang yung muna. Yes, kahit naman siguro sino na artista, pinag-intay ka na matagal, pinag-intay ka na umaga. Like for example ako, may share ko lang. Ako, sa isang painting ko, meron nasa po yung nag-intay ako ng 11 o'clock here, tapos start ng painting yung design ako, fine scene and really effectful. Sa tingin nyo, makatapos mo kayo ng ganong klaseng ano, eh, siyempre, bilang artista, ginawa ko na lang din. Hindi ka nag-walk out. Hindi ako nag-walk out, tinapos ko lang din naman. Para makita nila na ako sumusunod din naman. Pero sana lang din naman, inirespeto ko yung kanilang gusto. Sana respeto na din nila yung ibang artista doon sa hinihingi nilang time. Kasi, depende rin naman mo yan eh. Ako kasi, pagkakagawa kong tao. So, ako, metal din ako ng gusto ko. Makasama ko yun ako, bawa ko, nalit ako, hintay na yun, ikang inibig ko sa kanila, matapos na eksena. Or sa ibang araw na lang gawin yun kasi, mabigat yung eksena. Yun lang. Respeto lang naman ang kailangan natin sa isa. Yeah, at least ngayon, di ba, mas maganda. Kasi, actually, ngayon, mas maganda. Yun nga yung sinasabi ko kanina, nasagot ko na kanina, na mas gusto kayo ganun kasi, mas relax, mas nagagampan mo, nagagawa na napipika mo pala yung sarili mo dahil pag sa ano, may effort, may lakas ka pa, may energy ka pa para gawin. Hindi ka tulad mo na mupuyat ka na, naghihintay ka sa walang. Mas nakakapagod kasi naghihintay ka sa walang. Mas susunod sunod-sunod. Nalagyan ko sa ako si Direk Joel. Ako kahit bigyan ako ng sunod-sunod niya ng eksena niyan. Ginagawa namin yan. Nakagawa ko niya 45 eksena, 45 home. Ginawa namin. So, sanay ako. So, mas maganda po. Sunod-sunod yung trabaho. Mabilisan. Yeah. Thank you, Jay. For Alan. Alan, syempre nag-lock-in ka na rin. Galing ka sa lock-in. May next lock-in ka ulit for paamang Pasko yung Christmas story ng TV5. Si Direk Joel din, isa sa director nun, di ba? How's working in a lock-in taping? And ganito rin ba ang magiging excellent? So, I think halos pares. Kasi yung protocol natin yun yung pag-sa taping of the show. Lock-in talaga lang. Hindi na mo makahawa pa o hawa pa. Tsaka mas ano din yun, para sa isa na pangagandaan natin yung production. Napakantayan tayo nung nagtapos ang production team. So after 32 years, ito na yung sequel na ikanak ng Macho Macho, you're playing the dad of Chan. Noon kasi natatanda ako kung punta pa ako sa shooting yun. Yes. Isa ka sa mga unang na-interview ko when I was just starting in showbiz. Alan, anong mapapayo mo kay Sean bilang gaganap na anak dito? Kasi when you were just starting, super controversial ka. Noong time na may nag-away pa, na isang director, isang fashion designer. Dahil sa'yo ako. So naging controversial. Huwag na natin banggitin si Derek Lino at saka si Rudy Puentes. Pero yun nga, isa ka sa pinaka-controversial when you were just starting. Super, talagang kung ano ang issue. So, sa isang baguhang light shot, anong maipapayo mo sa kanya? Anong dapat niyang paghandaan na magbibida na siya dito sa anak ng Macho Macho? Yeah, siguro yung magsasaya na ba? Siguro, masasabi ko, ano, just be yourself. Dapat open ka sa mga ideas na ituturo sa iyo. Director, mga personal, be professional. At least, kung important thing na pasensya.
Laging may importante ako eh. Sa mga Jove. Si Direk Jove, wala siyang pakalam kaya hindi ko pag kala niya ikaw late, papagalitan niya. Pero lahat na nang nasigawan niya, nang pagalitan niya, sumugat, di ba? Yung lagi niya tayo. Yes. Pero pag sa mga intriga, mga issues, anong may papayag sa kanya? Bilang isang veterano, hindi lang sa pag-arte, kundi sa mga issues. Sa mga issues naman, sagutin mo lang kapag yung alam mo yung tama sa puso mo. Basta be yourself sa lahat ng gagawin ko. Kasi sa inyo, sa very good, yung secret. As much as meron kong inatagod, di ba, sa lahat ng pagkakaroon ng nilayos mo, natanong ka ng konti mo, medyo magkakaroon ka ng nervous pagkakaroon. Ano lang, be yourself, kaya sagutin mo lang, nasa puso mo. Ito ano may niwang nagkakaroon sa inyo. Ha? And then, pagbutihin mo, pagdating mo kasi dapat ready, alam mo lahat. Ano gusto pa magawa? Ano, very touchy, no? Yeah, thank you, Alan. And syempre kay Osa, syempre. Yeah, Osa, congrats. Sunod-sunod din trabaho mo. Before the pandemic, meron kang pamilya ko, okay. Pero yun yan, wala siya, di ba? Osa, syempre, hindi naman natin pwede hindi na yung sa before, may mga issues ang pati professional, may mga follow-up. Okay. Sabi mo nga, pinasakit mo kung hindi ka like Joel, babawi ka. Pero ako sabi nga, lately, parang ang ganda na ng buhay mo, may asawa ka ngayon, same sex, pero yun nga, walang mga issue sa iyo. Pati yung pagiging, when it comes to work, parang very professional ka na. Iba kasi pag natagpuan mo na yung happiness mo, tulad doon yung peace of mind na kayo. At peace ka na sa lahat ng bagay. So, with her kasi, nang tumata yung manager ko na din ngayon, pinakaayaw niya yung may tinamuan ako dito. Okay? Tapos malilihit ako sa iyo niya. So, bago ako balik, mag-aaway muna kami eh. Kaysa kami mag-aaway din eh. Maganda lang na maaari. Pero wala na talaga rin sa tinagap ko yung magpasakit ng ulo. Kasi dami ko nang pinasakit ng ulo. So it's time na umawi naman ako. Okay. Sabi mo, babawi kasi direct Joel. Ano yung nangyari sa hindi? Nalate ako. So nagtatatalak din siya? Ganun. Tapos si Dennis lagi ng dalas na yan. Hindi malamang kung hindi po sakit o hindi. Anong movie yan? Hindi siya. Ang tata ni Auntie Clyde. Okay. Medyo unstable pa utak ko. Kaya erratic pa behavior ko din, di ba? So lahat naman na recovery. Kaya nga nabigyan ako ng pagkakataon dito at least may pakita ko na professional na talaga. Pero yan, siyempre nanay niya dito. Anak ko siya. Ayun din, produce ka, oo. Oh. Laki kasi siya ngayon. Yan, siyempre nanay ka dito, oh. Anak mo si Sean, di ba? Oh. In real life, siyempre nanay ka rin. Siyempre nanay ka si Monyok and Grace, di ba? May magandang nangyari sa iyo during the pandemic. Nagkaayos kayo ni Monyok. Ang tagal ko rin nagkaroon ng problema. 8 years. Yeah, oo. Oh. So, how was it? Yeah. Okay naman, hindi ko naman kinailangan na mag-sorry pa sa negative lang. Yung puno nang inaalam mo kung ano yung... Saka masarap kasi nagbabawin ka na ngayon sa akin naman. Oo, kung ano ang pinapagal ng pagkain, kung ano na din ang hinihingi. Naawa din ako kasi nung minsan sa bahay. Nandun sa kwarto na, nagpapalit ko yung aircon. Oo, miss, saka yung matinugigaan. Naawa ako lalo! Kasi ko gawin na yung puso ko. Pero, importante nandiyan na ulit ngayon. Yeah. It's so nice, no? Kasi sinabi mo nga naglabawi ka rin sa... Tapos, sa career mo, marami kang na-apektuhan natin sa pagiging professional, di ba? Pwede bang, like now, at the pandemic tayo, syempre, lalo na sa panahon na ito, na nirealize natin, pwede bang dumating yung point na ito? Yung mga tao, sinabi mo, nag-real ka, na ikaw mismo yung mag-airport. Dadating yun, hindi natin masasabi kung kailan. Ano talaga, I'm real on. So, naisip ko na yun. Nasa isip mo rin na yung mga tao. Meron kung may mga natratungan ako na may kailangan akong mag-dole ng tao. Oo, dahil. Marami yun. So, darating yung araw na darapitan niyo sila. Oo, oh, okay. Nakaplano. Pero kung kailan yung tingin naman. Siyempre, good luck mo. Napakaganda. Oo, oh.
Thank you, Jindal. Teka, mag-announcement lang kasi yung kotse, hindi pa kalabas. Sandali.